What is up guys, Gambilim here. So sa video na to, ituturo ko sa inyo paano magkakaroon ng views yung vlog mo as a beginner. Pero bago yan, kanton muna tayo. And I am back. So how are you guys? Sa mga nakapanood ng last video ko, makikita nyo ngayon na iba na yung buhok. So guys, bago natin simulan ng video, sasabihin ko sa simula pa lang na if you are expecting me to teach you how to vlog like yung mga established na Pinoy vloggers, yung mga minumura yung mga girlfriend, minumura yung mga magulang, minumura yung mga barkada, or pinaprank ng mga kabastusan na nagki-click at pinapanood ng mga kabataan at na-entertain yung mga ibang tao, wala kayong matututunan ganung sa video ko na to. Because first of all, I don't do those kinds of disrespecting, I don't do those kinds of pranks, I don't do those kinds of vlogs. Yung mga vlog na retokado, retokada, na walang mapapala yung mga viewer kundi maingit lang or magalit, or ang intention nila is gumawa din ng vlog na may pinapahiyang tao, may minumurang tao, or may minumurang barkada. Okay? So wala kayong matututunan ganung klase sa videos ko. So if you are into those kinds of videos, then... Pero kung gusto nyo matuto ng vlog na maayos, na may sense, then I welcome you to stay in this vlog. And then, yeah, so continue watching. Ito, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magkakaroon ng views yung vlog nyo or yung video nyo as a beginner. So una, paano ka nga ba magkakaroon ng views kung hindi ka pa naman kilala ng mga tao, di ba? Dapat sa simula pa lang ng video na ginawa mo, sasabihin mo na kung ano yung topic ng video. Sa simula pa lang, sasabihin mo kung ano yung mangyayari at kung ano yung magiging end result. Isa sa mga dapat mo i-consider is yung title ng video mo. Marami ako nakikitang mga beginner vlogger or mga beginner na gusto mag-YouTube. Ang mga title nila is nagpunta kami sa palengke, punta ako sa bukid, birthday ni Jeff, birthday ni Marie, anniversary ni Mama. Yung mga ganong klase ng title ng video is maliit yung percentage na manonood ang tao doon. Kasi guys, ito ang tatandaan nyo. Majority ng mga taong pumupunta sa YouTube ay pumupunta sa YouTube para mag-search ng something. Wala namang magsi-search ng pumunta ako sa palengke or pumunta ako sa ganito or birthday ni ganyan. Ngayon, kung ikaw gusto mo i-maximize yung video mo nung pumunta ka sa palengke, might as well ang i-title mo is, ito suggestion lang, hindi ko sinasabing itong gawin mo title, pero gawin mo itong pattern. Might as well, ang i-title mo is, paano pagkasya ng 500 pesos sa palengke or sa pamamalengke? Ang susunod nyo naman is yung thumbnail nyo. Yung thumbnail, yun yung unang picture na nakikita ng tao dun sa video mo. Yun yung kiniklik natin para yung mga tao magkiklik dun is interested. Interested sila sa nakikita nila sa simula pa lang. Parang ganito lang yan, nagkaroon ka ng crush. Hindi mo naman alam yung ugali ni crush. Hindi, serial killer pala si crush, pero para sa'yo maganda si crush. So, nagklik ka kay crush. Parang ganun lang yun. Parang layo. Pero yun na yun. Para may manood ng video mo is magkaroon ka ng skills sa pagkuha ng video. Pag-aralan mo yung mga basic na paggamit ng camera. Kahit cellphone lang ang gamit mo, basta matuto ka lang gumamit ng maayos ng cellphone mo or vlogging or paggawa ng video, then definitely makaka-attract ka ng mga viewers kahit hindi ka pa nila kilala. So ngayon na alam mo na yung mga basic sa pagkuha ng video, then definitely kailangan matuto ka rin gumamit ng B-roll or gumawa ng B-roll or mag-shoot ng B-roll. B-roll, ito yung parang mga palaman sa mga videos mo or sa mga sinasabi mo. Like now, pwede akong isingit na B-rolls dito. Ito yung mga interesting na nangyayari sa araw na yon. On top of that is isiningit ko yung mga B-roll ng mga ginawa namin ng family ko for today. Like nag-church kami and then kumain kami sa labas. And then yung mga pasyal namin. Instead of you just watching me talk like this, hindi siya masyadong boring panoorin kasi on top of my voice, meron akong B-roll na pinaplay. So B-roll is not B-roll, okay? Guys, ito yung isa sa mga pinaka-importanting suggestion ko for if you are a beginner vlogger or a beginner YouTuber or content creator. Isa sa mga importante na dapat yung pag-aralan is paano magkaroon ng magandang audio. Marami akong mga videos na nakikita na halos hindi ko marinig kung ano yung pinag-uusapan dahil sa hangin sa labas or napakalayo nila sa camera. Guys, para sa akin, ang audio is 80% na pinaka-importante sa isang video sa YouTube. Kasi mas tolerable panoorin ang isang video na hindi ganun kaganda ang image
pero klarong-klaro yung audio. So, napaka-importante ng audio, guys. So, please, pagtuunan nyo ng pansin yung mga audio nyo, lumapit kayo sa camera as much as possible, or umiwas kayo sa mga lugar na masyadong mahahangin. Kinakailangan magsalita kayo indoors, then gawin nyo, then yung mga videos na nasa labas kayo na nagsasalita kayo, napakita nyo yung lugar, tanggalin nyo na lang yun. Yung i-keep nyo yung video, and then on top of that, i-edit nyo na lang yung audio na mga gusto nyo sabihin indoors. Much better na ganun. Kasi guys, may mga bagay na mga hindi ko naman masabi sa labas. Either maraming tao or mahangin, hindi lang ako makapagsalita. So, in mind, iniisip ko na, oh, isi-shoot ko tong video na to. At pag-uwi ko, may sasabihin ako about sa video na to. So, it's like I'm vlogging outside. In advance, iniisip ko na itong video na to is may sasabihin ako dito pag uwi ko. I-edit ko na lang, ipapatong ko na lang yung boses ko. So, it's like medyo madaya but it works. So, yeah. I suggest you do it too. So ngayon, pinractice nyo na yung title nyo, yung thumbnail nyo, yung audio, inayos nyo na, and then yung skills sa pagbibideo, kahit pa paano, pinag-aralan nyo na, tapos marunong na rin kayo gumawa ng B-roll. Ang pinakahuling-huling at isa sa mga importante na dapat nyo pag-aralang mga beginner vloggers is papaano mag-edit ng maayos. Marami ako mga nakikita ng video na for no reason, mga tumatawang sound effect or mga hindi ko alam kung anong klaseng ang sound effects yun. May mga pumapalakpak, may mga oh yeah, oh man, mga ganun. Dahil yun, sa mga napapanood nyo siguro ng mga idol nyo, mga vlogger or kung mga YouTuber, siguro entertaining yun in some way kung hindi redundant, kung hindi pa ulit-ulit. Kung for no reason, bigla mo nalang siningit yung mga sound effects na yun. Para sa mga viewers, sometimes it's irritating in a way. Ewan ko, ako lang naman siguro yung ganun. Pero guys, matuto kayo mag-edit ng maayos. Matuto kayo mag-sequence ng mga video, magpasok ng right sound effects sa mga videos nyo. Then definitely, magiging clean ng mga videos nyo at mas more entertaining sa mga manonood. Okay family, so now that you have watched the video, sana may natutunan kayo, at kung may natutunan kayo, please do subscribe to the channel. Thumbs up. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo matutunan, at kung may natutunan man kayo, at kung may gusto kayo sabihin, kung may gusto kayo ipa-shoutout or what. I don't do shoutout actually, pero yeah, just for you guys, sa mga bagong kapamilya ko dyan, then definitely, I welcome you guys sa videos or sa channel ko. Enjoy ko itong paggawa ng video na to, dahil tingin ko kahit pa paano nakakagawa ako ng konting difference sa mundo. Rather than murahin ko yung mga barkada ko or mga girlfriend ko or yung mga kaibigan ko, magulang ko, kung sino-sino man dapat kong murahin para lang sumikat sa mga vlogs. And I think that is 100% wrong. Okay? So guys, don't do that. And yeah, be good. Just be good. And then, plus 10 points kayo sa langit. Good night.